Eto po, mali na naman itong tanong ni Karen Davila na si PRRD po ang namili ng listahan na yun. Kung ilipat man po ang trono ni PRRD kay Mayora Indesara Duterte, sa tingin po namin, siya naman po'y karapat-dapat. Makikita mo yung mga politiko ngayon is the same politicians and I don't want to be part of that. If you do decide, I think this one you can at least make it clear. It will not be vice president. It will be the presidency. Yo, what's up mga lods? It's me again, Peps TV. Welcome back po sa YouTube channel. Ito na mga lods, kinumpirma na po ni Yormie Isko Moreno na definitely tatakbo daw po siya sa 2022. Dito po sa interview po ni Karen Davila kay Yormie Isko Moreno, ayun po, nakumpirma po natin meron po siyang plano na tumakbo sa 2022 election. Papakita ko lang po sa inyo, parang ngayon po si Yormie at saka si Karen Davila matalik na pong magkaibigan. Dahil nung nakaraang pong mga interview parang binabara po ni Yormie ito si Karen Davila. Ngayon po biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ayan po, ipapakita ko rin po sa inyo mga lods kung paano po pinatutsadahan ni Yormie Isko Moreno ang pamilya Duterte para po dito sa paglilipat ng trono ni PRRD kay Mayora Indaysara Duterte na hindi pa naman po kinukumpirma. Ayan po, sinabi niya po dito, ayokong pangunahan ng taong bayan sa pagpili ng kanilang leader but I hope they will not be called stupid later on. Sino kaya yung pinapatutsadahan niya? Ito na po mga lods. Ang demokrasya, ang taong bayan ang pumipili. Hindi pinipilit yung mga kalahi niya pagkatapos na niya. Ayan po, di ba? PRRD po ito, syempre. Hindi ako naniniwala dyan and I am not gonna vote for that as a voter and I disagree as a citizen of this country. Manila City Mayor Isko Moreno. Yan po, sinabi po niya dito na hindi daw po pinapasa ang isang trono ng pagiging pangulo at ang taong bayan daw po ang mamimili. Tama naman po, pero ang pinipili po ng taong bayan is si Mayora po. Kaya po kung tumakbo man po ito si Mayora Indesara Duterte mga lords, sigurado malabo pong manalo to si Yormie. Kasi po kinumpirma na po niya dito na definitely tatakbo daw po siya sa 2022. Pero bago po natin to simulan mga lods, ito pong interview ni Karen Davila kay Yormie Isko Moreno. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayo ma-update sa mga video kong ina-upload. And kung gusto nyo pong umorder ng pampapayat 20-in-1 coffee mix, live po dyan po ang inyong kailangan. Nandyan po sa description po ang link kung saan po kayo maaaring umorder. PM nyo lang po mga lods. At eto na po mga lods, papakita ko sa inyo ang mainit na interview ni Karen Davila kay Yormie Isko Moreno. Galing po ito sa ANC. Panoorin po natin mga lods at bibigyan po natin ng reaction. Siguradong matatawa po kayo sa mga sinabi po ni Yormie Isko. Eto na po mga lods, panoorin natin. Mayor Isko, okay, let's start with this. What is your reaction? What is your reaction that you are one? May aso ba mga lods? Parang may aso ko na rin eh. Of the four successors, possible successors named by the president for 2022 and the possibility of you running with him. What do you make even of that list that he released? Eto po, mali na naman itong tanong ni Karen Davila. Hindi po sinabi ni PRRD na si PRRD po ang namili ng listahan na yun. Sinabi po yun ni spokesperson Harry Roque, hindi po si PRRD. Posible po ha, maaari po silang maging katandem kasi lahat naman po sila may karapatan. Mali na naman tong tanong ni Karen. You will have the same answer when I was when you asked me about the Sambayanan. Karen, as a friend, a straightforward answer. Honestly, as of now, yung mga personal ambition ng mga politiko ay hindi kailangan ng tao ngayon. Ang kailangan ng tao ngayon, bakuna, trabaho, paano makaka-recover ang bansa. I think it is in the heart and mind of our people now. Yun yung pangamba nila. Galing ni Yormie, mga lods. Ha? Kayang-kaya niyang hatakin ang puso ng taong bayan sa kanyang mga binibitawang salita. Ngunit mukhang hindi naman yan iniintindi ng ilang nag-aambisyon. Kasi they would rather
do their political shenanigans in front, in the middle of this pandemic. And again, I will not engage that kind of, you know, situation. There is pandemic. What matter most today is what we're gonna do today and tomorrow na maisang buhay ng tao. So I will not. But don't get me wrong. Tao din ako. May damdamin, no? Siyempre, kinikilig ako deep inside me. Kinikilig naman ako. Ibirin mo yung isang bayanan, isinama ako. O nakakatuwa naman, ito si Presidente. O sabi ni spokesperson, although hindi pa nanggaling yung kay Presidente, ha? Kay yan. Spokesperson lang hindi yung nanggaling. Hindi ko alam, baka joke yung mga yan. No? Hindi ko, kaya yung hirap mag-assume. But just for the sake of it was published already. Thank you very much. I am honored. But if I'm going to decide, ito, magkaibigan tayo, Karen, at viewers mo, they know us for discussing for so long. Biglang naging magkaibigan ang mga lods. Dati, nung ginawan ko po ng video, maabot pa po ito ng 400,000 mahigit po yung views dahil sinupalpal po ni Yurmi Isko itong si Karen Davila sa kanyang interview po dyan po sa Manila Bay po, no? Ngayon, biglang naging matalik na magkaibigan. If I'm going to decide, I'm going to decide on my own. Not because I'm being endorsed by somebody. I'm being endorsed by another group. No. I will decide because kung sa tingin kong pwede ako as option. Kasi I don't want to be part of divisiveness or divisive. I don't want to be divisive because masyadong polarized. It's either ganitong kulay ka pag ito sinabi mo. Pag ganitong kulay ka, ito sinabi mo. Pag ito sinabi, ito kulay mo. So, ano nangyari? Paano na tayo, Karen? Paano kung di tayo kabilang sa kulay na yun? Okay. So, yun yung akin. So, my point is, I will decide on my own when the right time. For now, I will not entertain. But thank you. I swear to God, thank you very much. I appreciate it. Yung mga nagsasabi sa survey, thank you very much. I appreciate it. Mm-hmm. It's just that I want to build that COVID-19 hospital so that an India incident, if sabi mo na nga kanina, no, baka mamaya magkaroon ng surge. So I have to focus on what we should do and I am obliged to do because it is a sworn job na kailangan namin gawin ngayong bagay, ngayong mga panahon na ito. Clear. Yeah, you've made that quite clear. I understand, but it's 3 months to go before candidates, frankly, have to declare their candidacy. So 3 months isn't a long time. Let's be honest. And right now, there are SWS surveys I'm seeing, which has you at either a statistical tie with presidential daughter Sara Duterte. Congressman Rolando Andaya, prior to this, already said he seemed to be certain that it was a done deal that Sara would be running with Gibo Teodoro. Yan po kasi si Gibo Teodoro po bumisita po kay Mayora Inday Sara Duterte. Marami pong espekulasyon na pwede daw po silang mag-tandem. Marami po kasi pwedeng mangyari, mga lods, sa totoo lang. Medyo malapit na po kasi yung pagpa-file. Marami na pong pwedeng mangyari dyan na makakaiba po. Kung ano man po yung mga iniisip po natin na ganito po yung mangyayari, ganyan po yung magta-tandem, sino po yung tatakbo sa gantong posisyon, marami pong posibleng magbago sa inyong mga iniisip, mga lods. Ang politika kasi, pabago-bago po ng desisyon yan. Pinag-iisipan po nilang mabuti kung ano po yung magiging puruhan po nila para manalo. Ito naman po si Yurmi Isko, mga lods, sa tingin ko, ito po yung way niya, strategy na po ito para naman po mahalin po ng taong bayan. Siyempre, hindi ka ba naman yayakapin ng taong bayan? Ang pinaparating mo sa iyong mga taga-suporta ay unahin po ang taong bayan sa panahon po ng pandemya. Imposible naman po kasi talaga na hindi po naiisip ni Yurmi Isko ang strategy sa kanyang pangangampanya, mga lods. Lahat po ng mga politiko, ayan po, gumagawa po ng sariling strategy dyan. Baka ito po yung kanyang strategy. Biruin mo, ngayon po, mag-best friend na po agad sila ni Karen Davila. Ito po mga lods, tuloy pa natin. That was I'm happy for them because they have a deal already for themselves. Okay, so my next question, just this one you can answer. If you do decide, would you even be open to running for vice president? Alam mo, talaga sa totoo. Ako to be honest, Manila mayor or vice president? If I'm going to decide, I have to be sure my purpose.
Hindi dahil sa political growth or succession or whatever provecho or privilege attached to the position, because makikita mo yung mga politiko ngayon is the same politicians who were with somebody before but that they are not existing and now nagdahalo-halo bilo na. So it's always about them. Eh na mga lods, dito na po niya parang pinapatamaan po itong mag-ama na si PRRD at saka si Mayora Inday Sara. And I don't want to be part of that. I want to be part of a solution of our problem right now. And I think you deserve that. You deserve that. And I will not ever, ever engage. But I am, again, grateful. Don't get offended, people who answer. Oh, ganito na lamang. Oh, para madali. Oh, huwag yun ako isama dyan. Oh, thank you very much sa inyo. Oh, but if I'm going to decide, I'm going to decide because I decide. Not because I was endorsed or being endorsed by anybody or group. Because I don't want to be part of any sides that are conflicting against each other, alienating against each other, dividing against each other, okay, polarizing every situation. No, I will never be part of that. If I'm okay. going to run, if I'm going to run, I will try to make sure to unify everybody, whatever colors is that. I will bring the banner of United Colors of Benetton. Okay. Because that's the way to do it, okay. moving Mayor. Forward. Okay, I get that. So just to be straight to the point, if you do decide, I think this one you can at least make it clear. If you do decide, it will not be vice president. It will be the presidency. In other words, because your name is also being floated for the vice presidency. Sino po ba nagpapakalat ng balita na tatakbo po si Yorme ng Pangulo? Di ba po yung mga kampo po ni Joma? At saka yung once kang bayan? Oh, hindi naman po taong bayan nagsasabi na kayo po'y tumakbo, eh mas gusto po nila maging mayor lang po kayo dyan. Sino po ba nagpapalabas ng survey, di ba? Experts telling me that why would Isko want to run for vice president if that's the case, he should remain as mayor of Manila. So, at least we can make that clear. If you do decide, is the vice presidency out of the question? Ganito. Ano? Busy ako sa pagka-mayor. Ano? May obligasyon ako sa mga taga-Maynila. I would rather focus on that until the last day na magdi-decision ako. And I'm going to be fair with our people. I'm going to be honest with our people at magpapaalam ako sa kanila. Kung ano man yon, that is remain to be seen. No? But definitely, I am running. Ayan na mga lods. Yun lang masasagot ko sa'yo. And mga lods, definitely I am running. Hindi lang po niya sinabi kung sa president po ba. O sa Vice President, basta po, eh, sigurado pong tatakbo po siya sa 2022 election. Eto naman po talaga, eh, nandun lang naman po pala yun, eh, kunyari-kunyari pa po si Yorme. Pwede naman po tayo magdeklara na. And mga lods, okay lang po sana, natuwakbo kayo, pero wag nyo naman po sana siraan, kung ano naman po yung mga sinasabi nyo po dyan kay PRRD. Hindi naman po binibigay ni PRRD ang trono na patakbuhin po si Mayora Inday Sara Duterte. Hindi pa naman po kinukumpirma. Pero kung siguro kung tatakbo po si Mayora Inday Sara, eh taong bayan na po yung magde-decide niyan. At saka sigurado naman eh kung pumayag po si PRRD, tumakbo po si Mayora Inday Sara Duterte, eh, makukuha po ni Mayora Inday Sara Duterte ang suporta ng ama. Sino po bang ama ang hindi susuporta sa kanyang anak, di ba? Kaya naman Yorme, oh. At saka yung, para naman tayong bago lang dito sa politika, kapag nagustuhan ka ng taong bayan, kagaya po dito sa aming lugar sa Davao, eh Yorme, kung ano po yung naging puno ng aming lugar dito na si PRRD, at ngayon naman po ang bunga naman po ang nagtutuloy ng kabutihan po na iniwan po ni PRRD dito sa Davao City. Kaya po kung ilipat man po ang trono ni PRRD kay Mayora Inday Sara Duterte, sa tingin po namin siya naman po ay karapat-dapat. Diba? Tama ba ako mga lods? Ayan po mga lods, natunghayan nyo naman po ang aking video yung ibinhagi sa inyo. Kung nagustuhan nyo po itong shinare ko pong video sa inyo, eh pakikalat nyo po mga lods. At para malaman po ng taong bayan na si Yorme Isko Moreno, eh ito po yung kanyang strategy na pili na gusto niya pong yakapin po siya ng taong bayan dahil may malasakit po siya sa panahon po ng pandemya. Pero halatang halata naman po talaga para sa aking opinion, eh strategy lang po talaga.
sino po bang nasa likod ni Yorme? Eh, alam niyo na lang po kung sino po ang nasa likod po niya para hindi naman po kayo masaktan kung sakali man pong mag-boomerang po yung sinabi ni Yorme Isko Moreno na baka tawagin daw pong stupid pagkatapos po ng botohan. Ayun mga lods, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nagsishare, nagko-comment, nagla-like dito po sa aking video yung ginagawa. And ayan po mga lods, ang Life Gen po, 20-in-1 Coffee Mix. Nandiyan po sa description yung link kung saan po kayo pwedeng umorder. At hanggang dito lang po ang aking video. Mabuhay po kayo. Ito po si Peps TV mga lods. Stay safe and God bless you all. Peace!